Mula sa nagkikislapan at sumasayaw na ilaw, madilim at puro usok ang buong lugar na siyang kinaroroonan ni Irene. Wala siyang ibang inisip sa mga oras na yon, kundi ang magsaya at mag-enjoy sa buhay na meron siya ngayon. This is her life, ang gumimik gabi-gabi at umuwing lasing kasama ang kaibigan niyang sakit din sa ulo ng mga magulang. She is 24 years old at katatapos lang niyang gumraduate sa kursong business management. Ilang taon siyang nagtagal sa kuleyo dahil ilang beses siyang tumigil at bumagsak. Her father is the current governor in their town, kaya malakas ang impluwensya ng pamilya nila sa lugar. Irene, hey! Ilang beses na raw tumawag si Tito sa cellphone mo pero hindi mo raw sinasagot. Pagkuha ng atensyon sa kanya ni Kara, isa sa mga kaibigan niya sa gimikan na kasama niya ngayon. Nasa isang bar sila sa BGC, kasama ang apat pa nilang barkada. Don't mind him, Kara. Naiinis lang ako kay Daddy dahil puro sermon ang ginagawa niya. Every time na nasa bahay ako, wala ko iba marinig kundi boses niya. Like, what the freak is going on with him? I'm not a kid anymore. Naiinis niyang sagot. Kinuha niya ang isang shot glass at diretsyong nilagok yun sa bibig niya. Irene, I think your daddy is serious this time. Galit na galit siya nang tumawag sa akin at sabi pa niya, isusumbong niya kami sa mga magulang namin. We all know that we are doing not good things, right? Kausapin mo ang daddy mo at baka pati kami madamay. Nag-aalalang tura nito. Umikot ang mga mata ni Irene at hindi makapaniwalang tumingin kay Kara. At dahil wala na siyang choice, padarag siyang lumabas ng bar para tawagan ang daddy niya. Sa totoo lang, ay sobrang sanay na siya sa lahat ng sermon nito. Kaya wala nang tumatalab kay Irene. Her daddy, Romano Hernandez, loves her very much and he would do everything para lang maibigay lahat ng kapritsyo niya. Pagdating sa labas ng bar, kinuha niya ang cellphone sa bag. Ilang missed calls at text messages na pala ang pinapadala sa kanya ng daddy niya. Pero hindi man lang niya napansin kahit isa kanina. Hello, Dad! Halata sa boses niya ang pagkawalang gana. Pero kailangan niyang kausapin ito dahil ayaw niyang madamay ang mga kaibigan. Finally, Irene, nasan ka na naman bang bata ka? Katatapos ko lang ayusin ang gulong ginawa mo noong isang linggo. Pero hindi ka pa rin nagtanda. I told you to stay in the house. Ba't man tigas-tigas ng ulo mo? Ang gulong sinasabi ng kanyang ama ay ang nangyaring away sa pagitan niya at ng isang anak ng mayor sa lugar nila. Hindi naman talaga siya ang nauna dahil nagsiselos ang babae na nilalapitan siya ng lalaking gusto nito. Ito ang unang nanakit sa kanya, kaya hindi pwedeng hindi siya gumante. Hanggang sa lumaki ang gulo dahil na ospital ang kaaway niya. Isang gabi din siyang nakatulog sa presinto dahil sa nangyari. At kung wala siguro ang kanyang ama na may malaking koneksyon sa lugar nila, baka tuluyan na siyang nakulong. Ang kanyang ama ay kasalukuyang gobernador sa kanilang lugar. At bukod pa doon, marami siyang ginawang kalokohan na laging nagpapasakit sa ulo ng kanyang ama. Dad, gumimik lang ako kasama si Nakara. You're overreacting. Overreacting? Hindi mo ba alam na may galit pa sa'yo ang kapatid ng babaeng sinaktan mo? Hindi ka nag-iisip, Irene. Go home now. Galit nitong sambit. Medyo nagtataka din siya dahil hindi naman ganito ang daddy niya. Napapansin din niya na ilang araw nang aligaga ang ama na parang may iniisip ito. But Dad, just go home, Irene. May importante tayong pag-uusapan kaya kailangan mo umuwi. Tinapos na nito ang tawag kaya hindi na siya nakapagsalita. Naiinis na pinadyak na lang niya ang paa at bumuga ng malalim na hininga. Kapag kuwan, ay wala siyang nagawa kundi tunguhin ang sariling sasakyan na regalo sa kanya ng ama noong ika-23rd birthday niya. It was a pink sports car na bagay sa personality na meron sa Irene. Habang nasa biyahe, naiinis pa rin siya. Gusto niyang hindi sundin ng ama, ngunit natatakot din siya na baka napuno na ito sa kanya at putulin na naman ang credit cards niya. Nagawa na ng ama niyon sa kanya noon,
Kaya, paniguradong gagawin ulit ito kapag di siya sumunod. For her, money is everything. Kung wala ang pera ng kanyang daddy, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Wala na siyang ina dahil namatay ito na isilang siya. Kaya dalawa na lang sila ng daddy niya ang nakatira sa kanilang malaking mansyon. Ang nag-aalaga lang sa kanya ay si Yaya Linda, nakasama niya mula pagkabata. Pagdating sa kanilang bahay ay nagtataka siya kung bakit nakahilera sa sala ang kanyang mga maleta. Yaya, bakit nasa labas ang mga maleta ko? Tawag niya sa katulong na alam niyang natutulog na sa mga oras na yon. Alas 11 na ng gabi kaya malabong may gising pa sa bahay na yon, maliban sa kanyang ama na malamang ay naghihintay sa kanya. Akmang tatawagin niya muli ang kanyang Yaya Linda nang bigla niyang marinig ang boses ng kanyang ama mula sa ibabaw ng magarang hagdan nila. Ako ang nagpalagay ng lahat ng maleta mo dyan, Irene. What? Why? May out of town ba tayo, Daddy? Or out of the country? Nagningning agad ang mga mata ni Irene sa naisip. Kaya baka siya pinapauwi ng kanyang ama ay dahil magbabakasyon sila. Exciting! Kung sinabi lang nito agad, hindi na sana siya nainis pa kanina. Ikaw lang ang aalis. Seryosong tura nito na ipinagtaka niya. Ako lang? I mean, okay lang naman pero first time ko ito, Daddy. Kaya pwede ko ba isama mga friends ko? Hirit pa niya. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang daddy dahil alam nito kung saan siya sasaya. No, Irene. Hindi mo pwedeng isama mga kaibigan mo dahil sa ibang lugar kita ipadadala. Remember? Your childhood friend, si David? Mga ilang minuto niyang inalala kung sino si David na sinasabi ng kanyang ama. Ngunit wala siyang ibang maalala kundi ang David na anak ng kaibigan ng tatay niyang mangingisda doon sa probinsya kung saan ito lumaki. At dahil sa naisip, nanlaki ang mga mata ni Irene. Dad, are you kidding, right? I'm serious, Irene. Sawa na ako sa mga kalokohan mo. Kaya kailangan na katambigan ng leksyon. And this time, wala kang magagawa dahil lahat ng kung anong meron ka ngayon, kukunin ko sa'yo. Aalis ka sa bahay na to nang walang kahit anong dala kundi ang mga gamit mo. Matigas nitong turan, kaya napanganga si Irene. Daddy naman! Huwag mo gawin to, Daddy, please. I'll be good, I promise. Hindi na ako magiging pasaway at hindi na ako gigimik pa. Susundin ko lahat ng gusto niyo, Dad! Ginawa ni Irene ang lahat ng pagpapaawa na palaging tumatalab sa daddy niya. Pero mas lalo lang tumigas ang anyo nito na parang hindi na mababali ang desisyon. It's too late, Irene. Kung di ko ito gagawin, hindi ka matututo. Kailangan mong malaman na hindi lahat ng bagay sa mundo ay pwede mo makuha na hindi pinaghihirapan. You need to live in the province for 3 months. Tulungan mo sila sa lahat ng gawaing bahay. Dahil ako ang humingi ng malaking pabor na patirahin ka sa bahay nila. Lalong-lalo na kay David. No! No! Please, Dad! No! Hindi ko kaya! Just get all my cards and my car! Huwag lang ganito, Dad! Iisipin pa lang niya na maninirahan siya sa malayong lugar na nasa gilid ng dagat at walang signal ay parang masisiraan na siya ng bait. At ang David na sinasabi nitong naalala ni Irene ay isang batang gusgusin na nakikipagkaibigan sa kanya noon. Hindi na niya nakita pang muli ang David na yon dahil hindi na rin siya bumalik sa probinsya. At isa pa ay 8 taong gulang pa lang si Irene ng mga panahong yon. Samantalang ang batang si David ay nasa 12 anyos na. Ihahatid ka ni Mang Tonyo sa probinsya ngayon, Irene. Hindi na magbabago ang pasya ko. Lahat ng alahas na suot mo, pati cellphone mo, hindi mo pwedeng dalhin. Pinal nitong sambit kaya bigla siyang nang lumo. Kung pilit ang luha niya kanina, ngayon totoong totoo na. Hindi mo na ba ako mahal, Dad? Puno ng hinanakit niyang tanong. Mas gugustuhin na lang siguro niyang magutom kaysa mapunta sa lugar na yon. She doesn't belong to that place. Mahal kita, anak. Kaya ako ginagawa ang bagay na to. Gusto ko matuto ka sa buhay. At hindi mo yan magagawa kung puro sakit ng ulo at pakasarap lang sa buhay ang ginagawa mo. Umalis ka na dahil naghihintay na si Tonyo sa labas. Daddy, please naman, just give me a chance.
I gave you hundreds of chances, anak. Pero sinayang mo ang lahat ng yun. Wala na siyang nagawa nang mabigat ang paa na umakyat na ang ama sa hagdanan nila. Iyak siya ng iyak dahil hindi niya mapaniwalaang ganito ang kinahinatnan niya. Paano siya mabubuhay kung wala ang karangyaan na nakasanayan ni hindi nga siya marunong magpainit ng tubig? Doon naman ay parang nataranta siya. Lalo na nang lumabas ang kanyang yaya Linda. May awa siyang nakikita sa mga mata nito, ngunit wala naman itong magawa laban sa kanyang ama. Imbis, kumuha pa ito ng isang maleta para ilabas at ipasok sa kotse na naghihintay sa kanya. Yaya, pati ba naman ikaw? Gustuhin ko mampigilan ang daddy mo, ay hindi ko na mababali ang desisyon niya. Sasamahan mo naman ako, diba? Hindi ako pwedeng sumama sa iyo, Irene. Mahigpit na ipinagbabawal ng daddy mo na samahan kita. Mag-iingat ka dun, ha? At sana, huwag ka magpasaway sa daddy mo para hindi na madagdagan ang galit niya. Puno ng galit at pait siyang tumalikod kay Yaya Linda at walang nagawa na maglakad siya sa kotse na naghihintay sa kanya. Siguro ay napuno na talaga ang daddy niya, kaya humantong siya sa ganito. Ni hindi niya pwedeng tawagan ang mga kaibigan para humingi ng tulong dahil kinuha ng daddy niya ang cellphone niya. Wala siyang ibang bitbit kundi ang mga damit. Hanggang sa nakatulugan na lang ni Irene ang sobrang sama ng loob. Ni hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa lugar kung saan ituturing niyang impyerno ng tatlong buwan. Mang Tonyo, kausapin mo ulit si daddy, please. Sa huling pagkakataon ay nagmakaawa si Irene, ngunit umiling lang ang matanda at nag-iwas ng tingin. Wala akong magagawa sa desisyon ng daddy mo, Ma'am Irene. Isa lang akong hamak na driver. Nang ibaba na nito ang mga gamit niya, ay para namang ayaw bumaba ni Irene sa sasakyan. Sa oras na bumaba siya, alam niyang hindi na siya makakabalik pa. Niwala siyang 5 duling na pamasahe para makauwi. Ngunit sa huli, lumabas pa rin siya. At agad naman, sumalubong ang malamig na hangin sa balat ni Irene dahil umaga na ito. Hindi niya binilang kung ilang oras na naging biyahe nila. Pero natatandaan niyang gabi pa sila bumiyahe at mag-uumaga na nang makarating. Wala siyang kahit na isang building na nakikita kundi mga maliliit na bahay. Ang buhangin na kanyang tinatapakan ay pino na kumikiliti sa paa niya. Napatiptoe tuloy si Irene dahil iniisip niya na ang duming lumalapit sa balat niya ay nakakadiri sa mga oras na yun. At dahil nag-aagaw na ang liwanag sa dilim, ay nakikita niya ang malawak na dagat sa hindi kalayuan. May mga iilan ng tao siyang nakikita na abala sa ginagawa sa maliit nitong bangka. Ma'am Irene, katukin mo yung maliit na bakod. Ha? Ang bahay na yan, dyan ka titira. Halos hindi maipinta ni Irene ang galit sa muka habang nakatingin sa bahay na kanyang nasa harapan. Gawa sa pawid ang bubong na niluma na ng panahon. Ang maliit na bakod ay halatang isang sipa lang matutumba na. Diyan ako titira? Opo, Ma'am Irene. Bahay ba yan? Naitanong niya bigla. Mas maganda pa kasi ang bahay ng aso niya si Cole kesa sa bahay na yon. Ganyan ang bahay naming mahihirap kaya oo, bahay po yan. Ilang saglit ang lumipas, hindi pa rin niya kinakatok ang bakod dahil hindi yata kakayanin. Sige, Ma'am. Katukin niyo lang yung bahay na yan at nandiyan na may-ari. Babalik na ako dahil may papagawa pa sa akin si Gov na importante. Teka lang, Mang Tonyo, wait! Pero hindi na siya pinakinggan ng matanda. Parang hindi man lang ito naawa sa kalagayan niya. Sa bagay, ay maldita talaga si Irene. At ilang beses niyang sinusungitan si Mang Tonyo noon, kaya wala siyang aasahan dito. Nilalamok na siya sa labas ng bahay pero wala pa rin nagbubukas. Hindi rin niya kinakatok dahil hindi niya alam kung paano. Wala bang doorbell sa lugar na to? Tanong niya sa sarili. Mga ilang minuto na nakatayo si Irene kasama ang kanyang dalawang maleta nang may magsalita sa likuran niya. Dumating ka na pala. Ang baritonong boses ng isang lalaki ang kanyang narinig.
Halos mapatalon si Irene dahil sa gulat nang biglaan itong pagsulpot. "What the hell? Who are you?" Agad niyang nasabi. Narinig niyang umismid dito. Nakasuot ang lalaki ng pantalon na butas-butas ang bandang tuhod. Damit na may mahabang manggas at nakabota pa ang paa. May suot din itong sombrero kaya hindi niya masyadong nakikita ang mukha nito. "Ako? Sino ako? Ako lang naman ang inutusan ng tatay mo na pahirapan ka. Kaya pumasok ka na sa loob ng bahay para makapagluto ka nitong dalako." Striktong sambit nito. Nilampasan siya ng lalaki at nauna nang pumasok sa maliit itong bahay. Doon din niya napansin na may dala itong isda sa isang kamay. Kaya pala amoy malansa ang naamoy niya kanina pa. "Help! Can you help me with my things?" Nag-aalangan pa niyang sabi. "Wala kang katulong dito, Miss Maarte. Kaya dalhin mo yan lahat dito." Narinig niyang sambit nito mula sa loob. Gigil na sinipa ni Irene ang mga maleta. Kapag kuwan, wala siyang nagawa, kundi bitbitin yon. Hindi din kasi nagagamit ang gulong dahil masyadong pino ang buhangin. Hirap na hirap siya nang makapasok sa loob ng bahay dahil sa sobrang bigat. Pawis na rin ang kanyang muka, kaya naipaypay niya ang kamay sa harap ng muka kasabay ng malalim na paghinga. Walang anumang kagamitan sa loob ng bahay. Walang TV, walang disaksak na gamit. Ang tanging nakikita ni Irene ay ang lumang radyo na nakasabit sa gilid. Dalawang upuan na yari sa kahoy at hindi kalakihang mesa na gawa rin sa kahoy. "Wala ka bang electric fan man lang ba dito?" Nakita niya ang lalaki na nasa harap ng lutuan na ginagamitan ng kahoy. "Walang kuryente sa lugar na to." Tipid lang na sagot ng lalaki, pero napanganga si Irene. "Like seriously? May mga tao pa palang nabubuhay na walang kuryente? What? Paano kayo natutulog? At saka wala ka bang kasama dito?" "May nakikita ka ba maliban sa akin? Nasaan ang mga magulang mo? Ang dami mong tanong. Kung ako sa'yo, magbihis ka ng pambahay para mailuto mo itong isda na kakainin natin." Doon naman, nagkandang iwi ang mukha ni Irene. Kahit kailan ay hindi pa niya nagawang magluto ng kahit ano, kahit itlog. "No, I'm not gonna do that. Never." Naiiling na may halong tawa niyang sambit. Kung iniisip itong gagawin niya ang inuutos nito, wala itong aasahan sa kanya. "Kung ayaw mo diwag, bahala ka magutom." Sambit naman ito kaya agad namilog ang mga mata niya. "Hindi mo ako pakakainin? How could you? I'm sure binayaran ka ni Daddy para bantayan ako. Kaya hindi mo pwedeng gawin yan." "Bantayan? Nagpapatawa ka ba? Tinapon ka nga ng Daddy mo dito para matuto ka. Sa bahay na to, ako ang masusunod. Kung ayaw mo sumunod, malaya ka makakaalis." Hindi makapaniwalang napatingin si Irene sa lalaki. Kasalukuyan pa rin ito nakatalikod sa kanya at may sombrero pa rin sa ulo. Hindi siya makapaniwalang dito siya ipinagkatiwala ng kanyang ama. Ni hindi niya kilala kung sino ang lalaking to. "Oh my God! O ano, ayaw mo talaga magluto?" "Never! Matutulog na lang ako." Padarag na tura ni Irene. Akmang papasok siya sa nag-iisang kwarto nang magsalita ang lalaki. "Ep, kwarto ko yan. Eh, saan ako matutulog?" "Sa sahig. Sa sahig ka matutulog mamaya. May banig dyan at isang kumot. At dahil mabait ako, ipapahiram ko sa iyo ang isang una na meron ako." Gusto nang maiyak ni Irene sa sitwasyon niya ngayon. Kagabi lang ay sobrang saya niya sa bar kasama ang mga kaibigan. Tapos ngayon, biglang naging kalbaryo ang kanyang buhay kasama ang lalaking estranghero. Arugante na nga, hindi pa gentleman. Napapikit si Irene para pigilan ng pagsigaw. Napakayom din siya ng kamao dahil wala siyang kayang gawin sa mga oras na yon. "Can I take your room instead? Babayaran kita." "Bayad? May pera ka ba?" Hindi man niya nakikita ng buo ang mukha ng lalaki, ay parang nai-imagine ni Irene na nakataas ang isang kilay nito. "Kapag nakauwi ako sa amin, marami na akong pera. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko." Agad niyang turan. "Kung magbabayad ka, gusto ko ngayon.
Walang utang-utang pagdating sa akin. Wala pa nga akong pera ngayon. Wala pala eh. Hindi wala kang magagawa. Prente lang na sagot ng lalaki sa kanya. Namigat ang balikat ni Irene at napabuga muli ng hangin. Paano ba niya pakikiusapan ng lalaking to na ibigay sa kanya ang kwarto? Walang nagawa si Irene kundi umupo sa isang sulok. Sumasakit na ang kanyang paa dahil naka-heels pala siya. Tinanggal niya yun habang nakaupo sa papag na hindi niya alam kung malinis ba o hindi. Nandidiri na siya sa totoo lang pero wala siyang magagawa. Ang lalaki ay mukhang tapos na sa ginagawa dahil lumakad dito papunta sa kwarto. Naiwan ang niluluto nitong kanin na mukhang luto na dahil naamoy ito ni Irene. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng gutom. This is the first time that she felt hunger just by the smell of the cooked rice. Unbelievable. Ilang saglit din bago bumukas muli ang pinto ng kwarto at lumabas ang lalaki. Nakasuot na ito ngayon ng short at simpleng t-shirt. At ang nagpalaki sa mga mata ni Irene ay ang mukha nito. Sino ba ang lalaking to? Bukod sa matangkad at medyo tanang balat ng lalaki, ay hindi siya makapaniwalang may tinataglay pala itong kagapuhan. Mula sa pangahang muka, matangos na ilong, makapal na kilay at namumulang labi, lahat sa lalaki ay magandang tingnan. Na kahit sa Maynila, wala siyang makita na papantay sa kagapuhan nito. Kapag ako nagluto ngayon, di ka pwedeng kumain. Ako ang nagsaing, kaya dapat ikaw ang magluto ng ulam. Pero dahil ayaw mo, wala naman ako magagawa. Magdiis ka sa gutom kung gusto mo. Parang nagising si Irene na magsalita ang lalaki. Kung hindi lang ito nagsalita, ay baka napagkamala niyang hindi ito ang lalaking kausap niya kanina. Anong pangalan mo? Imbes na sagutin ang sinabi ng lalaki, ay iba ang lumabas sa bibig ni Irene. Tila nabigla din ito sa tanong niya, pero kalaunan ay bali walang nagkibit na balikat. Nakapagtataka talaga na ito ang natatanging lalaki na hindi nagsuswoon kapag kaharap siya. Lahat kasi ng lalaki sa Maynila ay nagpapapansin sa kanya, pero sa lalaking ito, walang epekto ang ganda niya. David, tawagin mo ako sa pangalan kahit anong gusto mo itawag sa akin. Pero David ang pangalan ko. Ang ibig sabihin ay ito ang David na gusgusin ng mga bata pa sila? Paano naman ito naging ganito kagwapo? Kung dito lang naman ito lumaki sa probinsya? Lahat ng katanungan na ito ay nailagay na lang na Irene sa kanyang isipan. Napatango na lang si Irene kapag kuwan ay bumalik sa pagkakaupo. Hindi pa rin siya magluluto. At mukhang nahulaan ng lalaki na hindi siya susunod base sa kilos niya. Kaya hindi na ito nagsalita pa. Nagluto na lang ito mag-isa at hula ni Irene ay pritong isda. Napalunok siya dahil nakakatakamang amoy. Pagkatapos nito magluto ay naghain na ang lalaki. Tumayo na din siya dahil gutom na talaga si Irene. Pero laking dismaya niya nang walang pinggan na para sa kanya. Nasaan ang akin? Kumuha ka ng sayo, wala kang katulong dito. Walang nagawa si Irene, kundi kumuha ng plastic na pinggan at nilagay sa lamesa. Kumuha siya ng kanin sa kaldero na itimang kulay sa labas, pero pikit mata siya naghain para sa sarili. Kapag kuwan, ay akma siyang kukuha ng ulam pero naunahan siya nito at walang itinira. Bakit mo inubos? Bakit? Sabi mo, ayaw mo magluto, diba? Ibig sabihin, ayaw mo din kumain. Give me that one, please. Ginamit na Irene ang pinaka-cute niyang muka, pero hindi talaga ito tumalab sa lalaki. Bale walang kumain lang ang lalaki na parang wala siya doon. Sa huli, kumain siyang kanin lang ang nasa pinggan. Hindi din niya naubos dahil walang kalasa-lasa. Pinaghugas pa siya nito ng pinggan kaya nadagdagan ang inis niya. Anong ginagawa mo sa pinggan? Nagulat si Irene nang magsalita si David sa likod niya. Kanina ka pa dyan, mag-iisang oras na at dalawang pinggan lang yan ha. Tagal mo matapos, nag-aaksaya ka pa ng tubig. Yamot na sambit nito. Hindi ko nga alam kung paano maghugas, kung ikaw kaya dito. Ang totoo, tinuruan siya nito kanina ng tamang paghugas pero hindi siya nakinig. Banlaw lang siya ng banlaw
hanggang sa malapit nang maubos ang tubig na nasa balde. Sabunin mo kasi, ayan oh, sabunin mo ng ganyan bago mo banlawan. Pinanood ni Irene ang ginagawa nito at mukhang madali lang naman. Nang ibigay nito sa kanyang pinggan, ay napangiwi siya. Madali lang pala panoorin pero ang hirap gawin. Pagkatapos ng isang oras, natapos na din siya. Basang-basa ang kanyang damit at yun pa pala ang damit na suot niya kagabi. Pants at crop top na off-shoulder. Partida, dalawang pinggan pa lang yun. Paano pa kaya kung marami na? Mabuti na lang ay lumabas si David sa bahay, kaya nakapagbihis siya na matiwasay. Pakiramdam ni Irene ay hindi niya kakayanin ng ilang araw pa sa lugar na to. Isang araw pa nga lang, sukong-suko na siya. Pagsapit ng gabi, ay gusto na talagang umuwi ni Irene. Pero kahit anong hanap niya sa loob ng maleta na pwedeng ibenta ay wala talaga. Ni damit na mamahalin ay hindi pinadala ng daddy niya. Lahat ng damit na nandun, pambahay at puro pajama. Kumain ka na, bukas na kita paglulutuin. Kaya kumain ka na para makatulog ka na din. Marami tayong trabahong gagawin bukas. Ani David, nakapapasok lang sa pinto ng kubo. Agad na tumalima si Irene at baka magbago pa ang isip nito. Sinabaw ang isda ang ulam, kaya sarap na sarap siya na halos maubos niya ang kanin. Pagkatapos, ay siya ulit ang pinaghugas nito ng pinggan. Mabuti na lang at natandaan niya ang tinuro nito, kaya kahit nahihirapan, naitawid naman ni Irene. Dito ka matutulog sa sahig. Gamitan mo tong banig para hindi pumasok ang lamig sa likod mo. Walang kutsyon dito, kaya huwag kang magre-reklamo. Wala bang insekto sa bahay mo? Natigilan naman ito at napaisip. Wala naman, mga ipis lang at saka daga. Pero hindi sila nangangagat, basta huwag mo lang saktan. Anito na parang baliwala ang sinabi. Pero si Irene ay halos nangaligkig sa isip. Daga? Ipis? Oh my God! Baka yun pa ikamatay niya kapag nakakita siya ng ganun. Don't you have insect spray? Paano kung kagatin ako? Paano kung mamatay ako? Maarting turan niya, kaya napakamot sa makapal nitong kilay ang lalaki. Kapag masamang damo, matagal mamatay. Kaya huwag kang mag-alala. Sabi lang nito. Are you trying to say that I'm bad? Wala akong sinabing ganyan. Matulog ka na. Sabi lang ng lalaki at iniwan siya doon. Napalingon si Irene sa maliit na sala habang may kaba sa dibdib. Kinuha niya ang kumot at tinabon sa kanyang katawan habang malikot ang mga mata dahil baka may makita siyang ipis. Nakaupo lang siya sa gitna ng banig na binigay ni David dahil natatakot talaga siyang humiga. Ilang sandali pa ay may naramdaman siyang parang may gumagapang sa paa niya. At nanlaki ang mga mata niya habang nanginginig ang mga kamay na sinilip ang paa para mapasigaw ng malakas. May ipis na nakapatong sa kanya. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ipis! Malakas niyang sigaw na nabulabog yata ang buong barangay. Agad siyang napatalon sa kinauupuan at sigaw ng sigaw. Takot na takot at diring-diri. Doon naman biglang malakas na bumukas ang pinto ng kwarto, kaya agad siyang tumakbo kay David at kumunyapit sa leeg nito. Wala na siyang pakialam kahit halos karga na siya ng lalaki. Basta mawala lang sa katawan niya ang ipis. Hindi rin niya napansin na tanging boxers lang ang suot nito at topless pa. Ano nangyari? Anito na mukhang nabulabog sa lakas ng boses niya mula sa pagkakatulog. May ipis? David, kakagating niya yung feet ko eh. Huwag mo ako ibababa, please, please. Ipis? Dahil lang sa ipis kaya ka sumigaw ng ganon? Baka akalain ng mga kapitbahay, ginawa na kitang masama. That insect was about to bite my feet. No, please, please, huwag mo ako ibababa. Please, David. Hindi ka kakagating yan. Ang laki mong babae pero takot ka sa ipis. Nakasingla ka lang ng kumo sa paa. Sa huli ay binaba siya ng lalaki. Agad siyang napaiwas ng tingin dahil ngayon lang niya napansin na wala itong suot na damit. His ripped abs was complementing his broad shoulders and strong arms. Parang hindi nga ito nahirapan kanina sa biglaan niyang pagpapakarga. Agad na napailing si Irene sa mga naiisip.
Palit na lang tayo ng higaan. Doon ka sa kwarto ko at ako dito sa sahig. Pero huwag na huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Maliwanag? Dahil sa sobrang tuwa, ay napayakap sa Irene kay David na agad din naman niyang pinagsisihan. Parang parehas pa silang nabigla sa ginawa niya kaya mabilis siyang bumitaw. Hindi din nakaligtas sa kanyang pang-amoy ang mabango nitong liig kanina. Salamat. Maliit na boses na sambit niya. Hindi na ito nagsalita at tumalikod na sa kanyang gawi. Pumasok na rin siya sa kwarto dahil bigla siyang tinabla ng hiya. Pagpasok na Irene ay tanging papag at isang kumot ang nakita niya. Mas okay na yon kesa dun siya sa sahig. Malinis din naman sa loob at walang masyadong mga gamit. Masakit ang papag pero tiniis ni Irene dahil wala naman siyang pagpipilian. Kinaumagahan ay sumasakit ang likod ni Irene. Bukod pa dun ay ang dami niyang kagat ng lamok kaya hindi siya mahimbing na nakatulog. Pupungas-pungas siyang lumabas ng kwarto at nadatnan niya si David na nagsasaing na. Mukhang kanina pa ito gising dahil may nakita siyang gulay at isda sa lamesa. Kailangan mo iluto to. Kung hindi, ay wala kang ulam ngayon. Sambit nito na makitang gising na siya. Napatingin naman si Irene sa talong at isda. Paano niyo yung lulutuin? At tila nabasa naman ito ang kanyang nasa isip, kaya agad ito nagsalita. Tuturuan kita. Kailangan mo lang makinig para hindi masayang ang pagod ko. Tumango lang si Irene. Kapag kwan, ay naghilamo siya sa labas ng bahay. Hindi naman siya mananalo sa lalaki kung makikipag-argumento siya dito. Ang banyo ay nasa labas, kaya kailangan pa niyang gumamit ng tabo. Malinis naman ang tubig na galing sa tinatawag nilang flowing water. Pagkabalik niya, ay inutusan agad siya ng lalaki na hugasan muna ang tatlong talong. Ginawa naman niya yun habang nagsasaing ang lalaki. Kinuha niya ang sabon at kinuskos ang talong ng maigi. Bakit mo sinabon? Ha? Akala ko sasabunin eh. Akala lang naman niya ay katulad lang ng paghuhugas ng pinggan na sinasabon din. Hugasan mo lang ng tubig. Parang naiinis pa na sambit ng lalaki at tila naiingutan sa kanya. Napangiwi naman si Irene. Doon niya na-realize na sobrang wala pala talaga siyang alam sa mga gawaing bahay. Pati simpleng gawain na hindi siya marunong. Pagkatapos ay sinimulan niya ng lutuin ang isda na nilinisan na nito kanina. Ang sabi lang naman ni David ay lalagyan ng suka, pampalasa at konting asin. Sinunod niya ang sinabi nito at nilagyan ng dalawang kutsarang asin, pati ang pagpapaapoy sa niluto ay nahirapan si Irene. Pero buti na lang, naitawid niya. Puro uling at dumi na ang kanyang muka pero wala siyang pakialam sa ngayon. Mamaya na siya mandidiri kapag katapos. Tuwang-tuwa si Irene dahil sobrang nagawa niya ang bagay na hindi niya inaasahan. Mukhang paksiw na isda naman ang kinalabasan ng luto niya. Katulad na katulad, kapag nagluluto ang kanyang liyaya Linda. Naghain pa siya at hinanda sa lamesa bago tinawag ang lalaki. Excited pa siyang naghain samantalang ang lalaki ay nagdadalawang isip kung kukuha o hindi. Parang duda pa ito sa itsura ng isda na muntik nang magkalasog-lasog. Masarap yan! Mayabang niyang turan. Parang hindi pa ito naniniwala sa kanya. Pero sa huli, tinikman ng lalaki ang niluto niya. At sa gulat na Irene, ay bigla nitong ibinuga sa lababo. Napaubo pa ito bago uminom ng isang basong tubig. Napangiwi siya at nanlaki ang mata. Bakit matamis? Sabi ko asin ang ilagay mo at hindi asukal. Napayuko siya at kinuha ang kutsara para tikman din ang niluto. Hindi niya maalala kung anong nilagay niya. Pero napaduwal si Irene nang matikman ang paksiw na isda. Lasang matamis nga. Hindi niya talaga naalala na asukal pa lang na ilagay niya. Magkamukha kasi ang white sugar at asin na nasa lababo. Akala ko kasi asin yung nailagay ko. Paano na tayo ngayon? Wala tayong kakainin. Eh bakit mo kasi nilagay yung asukal sa tabi ng asin? Ah, kasalanan ko pa pala na hindi mo binasa ang nakasulat. Sa bagay,
Ngayon niya lang napansin na may nakasulat pala sa packaging na white sugar. Alam niyang inis na inis sa kanya si David at nagtitimpi lang ito na sigawan siya. Sa huli ay ang tatlong talong na inihaw na lang ang kinain nila. Sa pagkakataong yun ay nakatingin na ito sa kanya at baka raw hindi na naman niya magawa ng tama. Ang totoo, naiinis na din siya dahil kanina pa ito dikta ng dikta sa dapat niyang gawin. Kung sana ito na lang ang kumilos, eh di mas napadali pa. Humanda talaga ang lalaking to kapag nakauwi na siya sa bahay nila dahil hindi niya palalampasin ang pangkakawawa sa kanya nito. Ilang linggo ang lumipas, pero hindi pa rin nasasanay sa Irene. Sabihin man niyang kailangan niyang gawin yon upang makauwi, ay labag pa rin sa kanyang kalooban. Katulad na lang ngayon na pinaglalabas siya nito ng kanyang mga damit. Kanina pa siya kusot ng kusot at nagkakasugat-sugat na ang dalawa niyang kamay. Pero hindi pa rin talaga siya natatapos. Busangot ang muka at halos isumpa niya si David na inutusan siya maglaba. At kung hindi naman niya gagawin, wala siyang susuotin sa mga susunod na araw. Hindi naman kasi ganyan ang tamang pagkusot, Irene. Napaangat siya ng tingin sa lalaking biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ngayon lang siya tinawag ni David sa pangalan niya. Simula nang mapunta siya sa bahay nito. Hindi siya sumagot at pinagpatuloy lang ang ginagawa. Gusto na niyang maiyak dahil feeling niya sobrang kawawa siya sa mga oras na yon. Bahala ang lalaking magkasakit at mainis sa kanya basta hindi niya ito kakausapin. Pero nandigas ang likod ni Irene nang bigla na lang itong sinawsawang kamay sa kanyang planggana at tinulungan siyang magkusot ng kanyang damit. Wala itong sinabi, basta nagkusot lang sa harap niya. Nanlaki pa ang mga mata ni Irene nang ma-realize kung ano ang kinukusot ni David. Ang panty niya. Akin na yan! Ako na! Namumula ang mukhang sambit niya, sabay hila sa kanyang panty. Ngunit ayaw nitong bitawan kaya naman naghilahan pa sila ng tela. Panty ko to! Hiyang-hiya na siya sa mga oras na yon. Pero si David ay seryoso pa rin ang mukha. Gusto niya sanang itanong kung may ibang emosyon pa ba itong alam bukod sa pagsimangot. Ano naman ngayon kung panty mo? Hindi ko naman inaangkin yan. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Pero nakakahiya. Sa pagkakataong iyon ay sobrang hina na ng boses niya. Halos hindi siya matingnan ng lalaki na nagpatuloy pa rin sa pagkusot. Normal lang naman maglaba ng panty ah. Ang hindi normal, yung hindi marunong maglaba. Pagpaparinig pa nito sa kanya. Oo na, hindi na ako marunong maglaba at ikaw na ang magaling. Sarkastiko niyang sambit. Ang akala niya isasagot pa si David, ngunit nagulat na lang si Irene nang bigla itong umiti. Sobrang saglit lang nun, pero hindi siya pwedeng magkamali. Marunong ka din palang umiti, no? Bakit, ano akala mo sa akin, robot? Hindi, akala ko lang broken-hearted ka kasi hindi ka marunong umiti. Ngunit siya na din ang natigilan sa sinabi niya. Mabuti na lang ay umiling lang ang lalaki kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos nilang magkusot ay akma niyang ibubuhos ng tubig nang bigla na lang nitong nilagyan ng bula ang kanyang ulo. Napanganga si Irene dahil hindi niya inaasahang gagawin yun ng lalaki. Hoy, bakit mo ginawa yun? Pero imbis na sumagot ay naningkit lang ang mga mata nito habang may pinipigil lang ngiti. Abat, hindi siya pwedeng magpatalo. Kaya dumakot din si Irene ng maraming bula at nilagay sa ulo ni David. Tawa siya ng tawa dahil may kasama pang dumi ang nailagay niya. At nang akmang dudukot ulit ito ng maraming bula ay napaatras siya. Kala mo ah, hindi ka dito makakatakbo. May pang-aasar sa mukha nitong sabi. Napalingo naman si Irene sa bawat gilid dahil tama si David. Wala siyang matatakbuhan dahil may kural na kawayan ang paligid ng bahay. Lumapit sa kanya ang lalaki at wala siyang nagawa kundi mapatili nang hawakan siya nito sa kamay at ilang ulit na dumakot ng bula sa batsa para ipanligo sa ulo niya. Tawa sila ng tawa habang tumitili siya. David, enough! Nagtititiling sambit ni Irene. Parang doon lang din na-realize si David kung ano ang pwesto nila.
Halos nakayakap na kasi ang lalaki sa kanyang likuran na hindi nila dalawa namalayan. Sa na-realize ay sabay pa silang bumitaw sa isa't isa habang hindi makatingin. Namumula din ang mukha ni Irene sa hiya. Samantalang si David ay halata ding namumula ang tenga at ilong. Bandawan mo na yan, maliligo na ako. Sabi lang ni David bago ito nagmamadaling umalis. Napasunod na lang siya ng tingin sa papalayong bulto ng lalaki. God! Ba't may ganun? Bigla na lang nagpalit ang emosyon niya na hindi niya namamalayan. She was supposed to be mad. Pero hindi niya mapanindigan yung galit niya kay David. Ilang oras ang dumaan na hindi niya nakita ang lalaki. Hanggang sumapit ang hapon ay wala ito, kaya mag-isa si Irene sa loob ng bahay. Mabuti na lang ay alam niya na magluto ng itlog, kaya yun ang kinain niya kaninang tanghalian. Hindi pa rin kasi umuwi si David at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pasado alas 3 ng hapon nang sumulpot ito sa kawayan na kural ng maliit na bahay. Nakaupo siya sa may duyan, kaya agad siya nitong nakita, pero wala man lang itong reaksyon. Wow! Parang kanina lang ang lakas ng tawa nito sa kanya. Tapos ngayon, bumabalik na naman sa pagiging masungit. Nang lumabas ito ulit, may dala na itong lambat. Sasama ako kay Tatay Timyong, mangisda, kaya wag mo na akong hintayin. Sabi lang nito bago siya lampasan. Napatayo tuloy si Irene at sumunod sa lalaki palabas. David! Lumingon naman sa kanya ito, pero hindi sinalubong ang kanyang mga mata. Bakit, Irene? Anong oras ka uuwi? Depende. Depende kung? Depende kung marami kaming huli. Magluto ka ng kakainin mo at ilak mo na maigi ang buong bahay. Huwag kang lalabas kapag gabi na. Huwag kang magbubukas ng pinto hanggat di mo nasisiguro na hindi ako ang kumakatok. Sunod-sunod nitong bilin. Hindi niya alam kung siya lang ang nag-iisip na may halong concern ng boses ni David. Para lang itong asawa na nag-aalala sa may bahay nito kapag aalis sa trabaho. Ngunit agad siyang napangiwi dahil kahit saan-saan napadpad ang kanyang isip. Tumango na lang siya para hindi nito mahalata ang kanyang pagkabalisa. Kapag kuwan, tumalikod na din at pumasok sa loob ng bahay. Doon naman siya parang tanga na kinakausap ang sarili. Asawa talaga, Irene? Ano ba nangyari sa'yo? Mahina niyang pagkausap sa sarili. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Dahil wala ka namang gusto sa David na yun, di ba? Di ba wala? Wala. Period. Aniya pa, tila kinukumbinsi ang sarili na talagang wala. Para na siyang baliw na nagsasalitang mag-isa. Kaya pabagsak siyang umupo sa upuang kahoy at napahilamos sa muka. Halos mag-iisang buwan na si Irene sa bahay na yun. Kaya naman medyo, kahit papano, nakakapag-adjust na siya. Ang totoo lang ay hindi pala masamang mamuhay ng simple katulad ng iniisip niya dati. Hindi pa rin naman siya nasasanay, pero alam niyang marami siyang matututunan. At isa na doon ang pagluluto ng simpleng ulam at paglilinis ng konting kalat. Nahirapan siya noong una, pero napagtanto niyang kaya talagang gawin ang isang bagay kung maluwag mong gagawin. At sa halos isang buwan na pananatili doon ni Irene, hindi pa sila nagkakausap ni David ng kaswal ulit pagkatapos ng nangyari noong naglalabas silang dalawa. Tila ba parehas silang iniiwasang mapalapit sa isa't isa at takot na takot kapag nagkakausap. Kung hindi tungkol sa gawaing bahay at pagtuturo nito sa kanya, hindi sila makakapag-usap. Masyado itong stricto at seryoso. Kaya natatakot sa Irene na baka sungitan siya ulit ng lalaki na hindi naman na ito ginawa katulad ng dati. Katulad ng umagang yun, nagwawali siya sa labas ng bahay na makita niya si David sa dalampasigan. Wala itong suot na damit kundi ang jersey shorts at hubad baro. Basa rin ang buhok na halatang kagagaling lang sa paglangoy. Hindi niya alam kung bakit bigla siya natigilan nang matitigan ang bulto ng lalaki sa hindi kalayuan. Ang totoo ay hindi lang naman siya ang nakatingin sa lalaki. Dahil nang lumingon sa Irene sa bandang gilid niya, ay may mga kadalagahan siyang nakikitang nakatitig kay David habang may ngiti sa mga labi. Mga dalagang doon lumaki at nakatira. Wala sa loob na umikot ang mga mata ni Irene dahil bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkayamot. At isang dahilan kung bakit siya naiinis ay ngumingiti din si David pabalik.
ni hindi niya nakita ang lalaking umitiman lang sa kanya kahit saglit. Ang gwapo talaga ni David, no? Mabait at responsable pa. Narinig ni Irene na sabi ng isang babaeng nagpapakyut kay David. Sinabi mo pa, maswerte ang mapapangasawa niya dahil may magandang trabaho si David sa Maynila. Sagot naman ng isa pa na nagpatigil kay Irene. Maynila? May trabaho si David sa Maynila? At dahil may gusto siyang malaman at na-curious si Irene sa mga pinag-uusapan nito, hindi siya umalis sa kinatatayuan at nagkunwaring hindi pa tapos sa pagwawalis. Kaya nga sulitin natin habang nandito pa siya. Aba, malay mo mapansin tayo ni David sa pagkakataong to. Sabay pa na naghagik-gikan ng dalawang babaeng nag-uusap. Wala sa loob na bumalik si Irene sa loob ng bahay. Ang buong akala talaga niya ay lumaki at namuhay si David dito sa probinsya. Kaya pala may nakikita siyang magagarang damit na sinasampay ng lalaki sa labas ng bahay. Puro branded ang damit at mabango rin ang pabango nito na pamilyar sa pang-amoy niya. At kaya din pala halos marami siya nakikitang babaeng pabalik-balik ang tingin sa kubo nila. Inaabangan lang pala nito si David. Ang lalanti. Hindi alam ni Irene kung saan nanggagaling ang inis niya. Kaya huminga siya ng malalim at kinalma ang kanyang sarili. Ilang saglit lang, namataan niya si David na papasok na sa loob ng bahay. Kahit ayaw niyang gawin, ay hindi niya napigilang mag-angat ng tingin. May iluluto ba ako ngayon? Dahil sa kawalan ng masabi, yun ang biglang nasambit ni Irene. Hindi ka ba napagod? Natigilan siya sa tanong na yon. Kailan pa ito naging concern kung pagod na siya o hindi? Na naglinis ka ng buong bahay, nagwalis ka pa sa labas. Hindi naman, gusto ko pa nga magluto eh. Parang tanga niyang turan. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng ganun. Dati naman wala siyang pakialam sa lalaki. Inis na inis pa nga siya dito. Sa ilang buwan nating magkasama, marami ka na agad natutunan. Di kaya ginagawa mo lang ang lahat para makauwi ka na. Doon siya tuluyang napaharap kay David. Makauwi? Nung una siguro oo. Pero nitong mga nagdaang araw, hindi niya na naisip na isang parusa ang pagtapon sa kanya ng ama dun sa probinsya. Totoong noong una ay galit na galit si Irene at halos gusto niya isumpa ang ama. Pero napagtanto niya hindi naman pala ganun kasama ang maging mahirap. Na gumawa ng mga bagay na hindi kailangan iutos pa sa iba. Although, hindi rin niya maitatanggi na namimiss niya ang buhay sa syudad, pero hindi na ganun ka-eager ang puso ni Irene na makaalis sa lugar na yon. Hindi naman talaga dito ang buhay ko eh. Sa halip ay sambit niya. Napatangutango ang lalaki sa sinabi niya. Sa bagay, sa syudad ka lumaki kaya babalik na talaga dun. Ikaw ba? Kailan ka babalik sa Maynila? Wala sa loob na tanong ni Irene. Kahit siya ay nagulat sa tanong niyang yun. Alam mo? Tanong nito. Siguradong nagtataka ang lalaki dahil wala naman itong binabanggit na tungkol doon sa trabaho nito sa Maynila. Not even once. Narinig ko doon sa mga babaeng pinagtitinginan ka sa labas. Pag-amin niya. Wala din naman siyang ilulusot kaya pinili niya na lang sabihin. Kapag nakabalik ka na, nandito lang naman ako dahil sa'yo eh. Ang huli nitong sinabi ay sobrang hina na hindi masyadong narinig ni Irene. Ano? Wala. Ang sabi ko, babalik ako ulit doon kapag natuto ka na talaga. Humingi sa akin ang pabor ng daddy mo at hindi ko siya matatanggihan dahil alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa pamilya mo. Naalala nga ni Irene na noong mga bata sila ni David ay palagi siyang bumabalik sa probinsya dahil sa pamilya nito. David's mother was sick at that time. At sinolder ng kanyang ama ang lahat ng hospital expenses na walang hinihintay na kapalit. Kaya ngayon, mas naiintindihan niya kung bakit pinagtsatsagaan siya ni David na samahan sa lugar na to. Dahil pakiramdam ng lalaki ay isa siyang responsibilidad. Bigla namang na-guilty si Irene sa kanyang naisip. Kung hindi siya naging pasaway, ay walang madadamay na tao. Hindi naman responsibilidad ni David na itigil ang buhay nito para bantayan siya. Dahil ang gusto nitong tumanaw ng utang na loob sa kanyang ama. I'll be good, David.
Kapag natapos ang 3 buwan na binigay sa akin ni Daddy, magbabago na ako. I'm sorry for being selfish. At nadamay ka pa sa gulong ginawa ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, saka na siya tumalikod. Ang dami niyang napagtanto. Katulad na lang ng maraming tao ang walang wala pero lumalaban sa buhay. Mga nakikita niyang tao dito sa probinsya na kahit hindi mayaman, nabubuhay naman ng payapa. Pero heto siya, lumaking may gintong kutsara sa bibig pero hindi naging kontento sa buhay. Wala siyang ibang ginawa kundi magpasaway at pasakitin ang ulo ng ama. Lumipas na naman ang ilang araw ng buhay nila ni Irene sa probinsya. May bibilin ako sa bayan, gusto mo sumama? Napahinto si Irene sa pagwawalis ng bakuran dahil sa sinabi ni David. Tinitingnan niya kung seryoso ang lalaki o baka nagbibiro lang ito. Pero walang bakas ng pagbibiro sa mukha ng lalaki. Sigurado ka ba? Mukha ba ako nagbibiro, Irene? Balik tanong naman ito sa kanya. Sa sinabi nito, agad niyang binitiwan ng hawak na walis at mabilis na tumangok. Siyempre, hindi niya natatanggihan ang pagpunta sa bayan. Namimiss din kasi ni Irene na malalaking building kaya kahit saglit lang sana ay gusto niya makakita. Magbihis ka na. Huwag kang magsusuot na maikling damit. Kung hindi, hindi kita isasama. Agad naman siyang nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Nagbihis lang siya ng simpleng pantalon at kulay puting t-shirt. Ang sabi ni David ay hindi niya kailangan magsuot ng heels kaya tsinelas pambahay ang kanyang sinuot. Excited pa si Irene habang nakasakay sila ng tricycle patungo sa bayan at malaki ang kanyang ngiti. Ngunit laking dismaya niya na hindi ang inaasahan niya madadatnan. Walang building o anumang mall, kundi mga tindahan na maliliit ang kanya nakita. Pumasok pa sila sa maliit na eskinita na sobrang baho. Pagkatapos ay nakarating sila sa bilihan ng mga gulay at isda. Dito tayo? Oo, ano ba inaasahan mo sa bayan? Mall? Walang mall dito sa probinsya. Tumahimik na rin siya at sumunod na lang sa lalaki. Buti na lang talaga at di siya nag-heels. Kundi, siguradong puro putik na ngayon ang kanyang Chanel na sapatos. Gulay kayo dyan! O ito, bagong ani yan! Anang babaeng tindera na nag-aalok sa kanila ng paninda nito. Isa nga nito ate. Sabi ni David na kumuha na isang bungkus ng kangkong. Ang gwapo mo naman sir at ang ganda din ang asawa nyo. Naku, siguradong magaganda at gwapo ng anak nyo no. Sa halip ay sambit ng tindera. Namilog ang mga mata ni Irene pero hindi siya makapagsalita. Si David naman ay maliit lang nang umiti sa tindera. Hindi man lang nito itinamang sinabi. Abay bagong kasal siguro kayo no? Sambit ulit nito. Akmang sasagot na siya pero naunahan siya ni David. Hindi pa ho. Manang, pakakasalan pa lang. Kung papayag. Kulang ang sabihing nagulat si Irene sa narinig. Kaya napatingin siya sa lalaki. Ngunit ang kumag ay kumindat lang sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi pamulahan ang muka. Ay ganun ba? Abat pumayag ka na ineng. Kaya gwapo-gwapo na magiging anak niyo, panigurado. O ayan, dinagdagan ko na yan ha. Pumayag ka ng pakasalan ito sa binata. Dahil di ka nalugi. Pahabol pang sambit ng tindera bago ibinigay sa kanila ang kanilang binili. Nakaalis sila sa pwestong yon na namumula ang muka. Gustuhin man niyang itanong sa lalaki kung ba't ganun ang sinabi nito sa tindera, ay hindi niya rin niya nagawa. Namili pa sila ni David ng isda at mga sangkap sa pagluluto. At sa bawat nabibilhan nila, ay palagi niyang naririnig ang salitang asawa o di kaya mag-asawa o di kaya magnobyo sila ni David. Halos lahat pa ng nabilhan nila ay may discount. Dahil na rin, madiskarte ang lalaki. At nang madaanan nilang nagtitinda ng tsinelas, ay tumigil doon ang lalaki. Ang akala niya, doon sila maghihintay ng sasakyan. Ngunit nagtaka siya nang bumili ito ng bagong tsinelas para sa kanya. Palitan na yung tsinelas mo. Masyado ng luma. Tura nito at bahagya pa itong lumuhod sa harap niya para ito mismo magsuot ang tsinelas sa kanyang paa. Ilang segundo bago nakahuma si Irene. Kapag kuwan ay dahan-dahang hinubad ang suot na tsinelas at hindi lang yata pisngi niya ang nag-init kundi ang kanyang puso na rin. Hindi mo naman kailangan bilhan pa ako nito. Okay lang yan. Luma na din naman yung suot mo sa kapatid ko pa yan dati.
anito at tumayo at parang wala sa loob na hinawakan ng kanyang kamay. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada habang hila-hila siya ni David. Tulalang nagpahila na lang si Irene habang may malakas na kabog sa kanyang dibdib. Kahit nang makasakay na sila sa tricycle ay hindi talaga nito binitiwan ang kamay niya. At nakapagtataka na imbis na mailang ay nagustuhan niyang paghawak ng mahigpit ni David sa kamay niya. Nagbitaw lang ang lalaki na makarating na sila sa bahay. Tahimik siyang tumutulong sa pagluluto at wala silang imikan. Para bang pareha silang nahihiya na magsalita sa isa't isa. Nagkabungguan pa nga sila sa kusina dahil palagi siyang nakayuko. Ouch! Gulat niyang sambit. Sorry Irene, masakit ba? Nasaan? Natataranta nitong sambit at agad na tiningnan ang kanyang noo na tumama rin sa noo nito. Ngunit sa halip na ituro ni Irene kung saan ang masakit, natulala na lang siya sa harap ni David. Hanggang sa balikat lang siya ng lalaki. Dahil masyado itong matangkad, kaya kailangan pa niyang tumingala. Nagbukas sa rapa ang kanyang bibig na para bang bigla na lang nakalimutan kung anong sasabihin. Napalunok si Irene na magsalubong ang tingin nila. Samot-saring emosyon ang nagsasayaw sa mga mata nito na hindi niya kayang pangalanan. Nakatitig na lang sila sa isa't isa at parehas na hindi nakaimik. David. Maya-maya ay nahanap ni Irene ang sariling boses. Hahalikan mo ba ako? Hindi niya malaman kung anong sumapi sa kanya at nakaya niyang itanong yun sa lalaki. Pero huli na dahil nasabi na ni Irene. Gusto mo ba? Balik tanong nito sa kanya. Hindi ko alam. Wala naman sa loob na sagot niya. Sa mga oras na yun, ay sobrang lakas ng tibok ng puso ni Irene na tila may naghahabol sa kanya. At ang ipinagtataka niya ay tila ganun din si David. Sa sobrang lapit din kasi ng mukha niya sa dibdib nito, ay tila narinig niya ang tumatambol sa puso nito. Ilang segundo pang lumipas nang sa wakas ay tinawid ni David ang pagitan ng mga labi nila. Bahagya siyang napaawang ng labi, dahilan upang mas mapadali sa lalaki na angkinin ang buong bibig niya. Isang banayad na halik lamang ibinigay sa kanya ni David, ngunit talasahan niya ang labi nito. Wala sa loob na napapikit si Irene at hinayaan ang lalaki sa ginagawa. Sa mga sandaling yun ay parang may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan niya. At parang wala siyang ibang iniisip kundi ang mga labi ni David na humahaplos ng dahan-dahan sa labi niya. And when their eyes met, Irene saw a glitter of desire from David's eyes. Ramdam niya ang pagpipigil nito na lalagpasan ang linya na binigay nito sa sarili. Kain na tayo? Sabi ni David na siyang unang nagsalita. Pero wala pa rin kumikilos sa kanilang dalawa. Sige. Mahina niyang sagot dito. Siya na din ang unang nagbitaw ng tingin dahil mukhang walang balak ang lalaki. Nang mga oras na yon, kumain silang dalawa na parang walang nangyari. Kusa na lang silang umingiti kapag nagkakasalubong ang tinginan nila. Wala silang pinag-usapan tungkol sa pinagsaluhan nilang halik pero mas pabor yun kay Irene. Ang totoo, ayaw niya munang mag-isip at tanungin ang sarili kung bakit humantong sila sa ganun ni David. Basta ang alam niya ay masaya siya. Masaya ang puso niya. Kahit wala naman talaga silang pinag-usapan pa ng lalaki. Lumipas ang mahigit isang buwan na ganun ang turingan nila ni David. Naglalambing ito sa kanya at tinuturing siyang espesyal para dito. Kaya hindi nga niya maitatanggi na sa maikling panahon na magkasama sila, ay minahal niya na ang lalaki. Ilang ulit man niyang baliwalain ay hindi nagawa ni Irene. Kaya pala kahit sa dami ng lalaki ng ligaw sa kanya sa Maynila, wala siyang nagustuhan. In fact, hindi pa niya nasubukang pumasok sa isang relasyon. Gusto lang niyang magsaya at pumarty kasama ang mga kaibigan niya. Pero wala pa siyang nagiging nobyo. At sa bawat araw na magkasama sila ni David, ay masasabi ni Irene na yun ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Sa dami ng natutunan niya kay David, at sa dami niyang na-realize sa maikling panahon, ay alam ni Irene na hindi lang ito panandali ang pakiramdam. Si David ang nagturo sa kanya na hindi lahat ng bagay ay kailangan mo makuha agad. Hindi lahat, isusubo na lang sa kanya.
kaya kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Ang usapan ni Irene at ng kanyang ama ay 3 buwan. 3 buwan siyang mananatili sa probinsyang yon hanggang sa kunin na siya nito ulit. Kaya laking gulat ni Irene nang bigla na lang niya nakita ang ama sa labas ng pinto ng kubo. Seryoso ang mukha nito, pero nang matitigan ang kabuuan ay lumambot ang ekspresyon sa mga mata. 2 buwan pa lang simula nang pinatapon siya ng ama sa probinsya. Daddy? Nasa likuran nito si David na kagagaling lang sa labas. Halatang nagulat din ito nang makita ang kanyang ama. Irene, anak. At dahil nangulila siya sa kanyang ama, sinugod niya ng yakap ang matanda. Ngayon niya napagtanto kung gano'n niya namiss ang presensya ng kanyang ama. Wala na siyang nakakapanggalit sa puso niya. Dahil sa pagpapatapon nito sa kanya. Bagkus, masaya pa si Irene ngayon sa ginawa nito. I'm sorry kung kailangan kong gawin ang bagay na to. I need you to be safe. May lambing sa boses ng ama nang magsalita. What do you mean, Dad? Hindi totoong napuno na ako sa'yo kaya pinaalis kita sa bahay, Irene. The truth was, I need you to stay away from me for you to be safe. May nagbabanta sa buhay ko, anak. At ilang death threats na rin ang natanggap ko. Ayaw ko lang na madamay ka. Kaya gumawa ako ng paraan para mapaalis kita sa bahay. Wala akong ibang naisip na pwede mong puntahan. Kaya tinawagan ko si David. Sinabi ko sa kanya na itago ka muna. Pero ang sabi mo, gusto mo ako matuto, Dad. Hindi makapaniwala ang tura niya rito. Hindi siya makapaniwala sa sobrang buti ng kanyang ama. Sa pagsisilbi sa lugar nila, ay may mga masasamang loob pa din ang nagka-interest na gawa nito ng masama. Yes, darling. Ibinilin ko kay David na turuan ka maging independent, na gawin ang lahat, mga simpleng bagay na pwede mo matutunan dahil hindi habang buhay nandito ako sa tabi mo. Gusto kong bago ako mawala, kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa, Irene. Isa lang yun sa dahilan, pero mas higit ang dahilan ko kaya sana maintindihan mo ko, anak. I'm sorry, anak. No, Dad. I'm sorry. I'm sorry dahil naging selfish ako. Kung hindi ako marunong makinig sa'yo kahit nun, I'm a brat, Dad. Wala akong ibang iniisip kundi ang sarili ko. I'm so sorry, Daddy. Iyak nang iyak niyang turan sa ama. It's okay, love. Ngayon na maayos na ang lahat, pwede ka na umuwi sa bahay. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo, kaya inayos ko ang lahat para makauwi ka na. Doon siya natigilan. Umuwi? Yes, darling. Uuwi ka na, di ba yun naman ang gusto mo? Noon, oo. Gusto na niyang umuwi pero hindi niya alam kung bakit ngayon, tila ayaw niya na. Natuon ang tingin niya sa lalaking nasa likuran ng kanyang ama. Tumango ito sa kanya kapag kuwan ay nag-iwas ng tingin. Na para bang sinasabi nitong kailangan niya ng sumama sa daddy niya. Sa mga sandaling yun parang nawasak ang puso ni Irene. Wala man lang siyang nakikitang pagtutol sa mga mata ni David. Na tila ba wala silang pinagsamahan at baliwala para dito na umalis siya. Thank you so much, David, for taking care of my daughter. Wala po yun, sir. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Tanging turan lang nito na iniiwasang magawi ang tingin sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, ay nakita na lang niya ang sariling naglalakad palabas ng kubo habang nakatanaw sa lalaking walang imik na nakatingin sa kanya. Hanggang dito na lang ba tayo, David? Isa sa pinakagusto niyang itanong sa lalaki na hindi niya nagawa dahil nasa loob na siya ng sasakyan. Kahit noong unti-unti nang lumalayo ang kotse, ay wala siyang narinig mula sa lalaki. Kaya pinahid na lamang ni Irene ang isang butil ng luha na nahulog sa kanyang mga mata. 2 araw ang dumaan at bumalik na sa normal ang buhay ni Irene. Pero ang takbo ng kanyang isip ay ganun pa din. Hindi mawala sa isip niya si David at ang masasayang nangyari sa kanya sa probinsya. Hindi siya lumalabas ng kwarto at nagmumukmuk lang sa buong araw. Minsan, tinatanong niya sa sarili na baka wala naman talaga ang lahat ng yun para kay David. At siya lang itong umaasa. Na baka hindi naman ito seryoso sa pinakita nito sa kanya noong magkasama sila. Nagising lang si Irene sa pagkatulala nang may kumatok sa kanyang pinto. Tamad siyang bumangon at binuksan ang pintuan. Ang daddy niya ang nasa labas ng kanyang kwarto. Dad!
Irene, anak. 2 araw ka na hindi lumalabas ng kwarto mo. What happened to you? Natigilan siya sa tanong na yon. Wala siyang maisagot dahil hindi naman talaga niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Is it all about David? May nangyari ba habang magkasama kayo? Dati. Tanging nasambit ni Irene. Tell me honestly, Irene. Anak kita, alam kong may pinagdadaanan ka ngayon. Do you love him? Napasinghap siya at napatingin sa ama. Hindi niya inaasahang maririnig niya yon sa mismong bibig nito. I do, Dad. I'm sorry. Sa huli, ay wala siyang nagawa kundi umamin. Matagal bago ito nakaimik kaya akala niya ay galit ang kanyang ama. Nakalimutan kong nasa wastong edad ka na pala, Irene. Of course, darating ang araw na magmamahal ka. At ito na yon, anak. Pero hindi niya ako mahal, Dad. Malungkot niyang saad. How do you see that? Dahil wala naman siyang sinabi na mahal niya ako. Ni hindi niya ako pinigilan nung umalis ako sa bahay na yun. Just ask him, Irene. Tanungin mo siya ngayon para malaman mo ang kasagutan. Napakunot ang kanyang noo sa sinabi ng ama at kapag kuwan ay napaawang ang labi. He's in the living room, Irene. He's patiently waiting for you. Sa sinabi ng ama, parang may kung anong pag-asang naramdaman ng puso ni Irene. Nang tumango ang kanyang ama, mabilis niya itong nilagpasan at tinungo ang hagdan. Doon, nakita niya si David at parang David na hindi niya kilala. Ibang-iba sa lalaki na kilala niya na simpleng jersey short at simpleng t-shirt lang ang suot. But now, he looked so expensive wearing his suit. Malinis na malinis din itong tingnan at mas lalong gumwapo. Nang makita siya ni David ay agad itong tumayo. Gusto niya sanang salubungin ito ng yaka pero pinangunahan siya ng hiya. Hi, Irene. David, what are you doing here? Napalunok si Irene dahil ramdam niya ang kabang namumuo sa dibdib. Pasensya ka na, ngayon lang kita napuntahan. Sa halip ay sagot nito. Hindi siya nagsalita at tumingin lang sa lalaki. Gusto niyang marinig ang mga gusto nitong sabihin. Pero akmang magsasalita na ulit ang lalaki nang biglang naunang magsalita sa likod niya. Meet, Engineer David De La Fuente, Irene. Alam kong hindi mo pa alam kaya ako na magsasabi. He's also the owner of De La Fuente Construction Firm. Anang ama na, nagpalaki sa kanyang mga mata. Akala niya kasi isang simpleng empleyado lang si David sa Maynila. Bigla tuloy siyang nahiya sa sarili dahil wala man lang siya may pagmamalaki. Nang tumingin siya sa lalaki, ay sa kanya nakatuon ang atensyon nito. Irene, you may not believe me, but I love you. I really do. There, I said it. Namumula ang mukha nitong turan. Klaro at walang paligoy-ligoy din itong sinabi ang katagang yon na para bang kanina pa nito gustong sabihin. David, kagat ang labi niyang saad. Remember when we were young? Gustong-gusto na kita kahit bata pa lang ako. Hindi mo na yata naalala pero ilang beses kong sinabi na pakakasalan kita paglaki ko. At hanggang ngayon yun pa rin ang gusto ko. Kaya nung sinabi ng daddy mo na samahan ka sa probinsya, hindi ako nagdalawang isip na pumayag. Kahit na alam ko mahihirapan akong paamuhin ka, sinubukan ko pa rin. Bakit ako, David? Bakit ako? Sa puntong yun ay naiiyak na siya. Totoong hindi niya maalala ang sinabi ni David noon na pakakasalan siya nito. Masyado pa silang bata noong mga panahong yun. Bakit hindi? You are the dream that I want to conquer, Irene. Nagsikap ako para pumantay sa'yo. Akala ko din noong una. Bunga lang din yun ang kabataan ko pero nakasama ulit kita. Napatunayan ko na hindi pala talaga nagbago. But you were so mean to me. Masungit ka nga nung unang dating ko dun eh. Dahil hindi ko alam kung paano umakto sa harap mo. You're just so pretty that I couldn't even talk in front of you. Kaya nagsusungit na lang ako. At sinabi din talaga ng daddy mo na turuan kita sa mga gawaing bahay. Kaya kahit gusto na kitang ligawan nun, hindi ko muna ginawa. But I made sure na iparamdam sa'yo na sobrang espesyal ka sa buhay ko. Do you really love me, David? I love you, Irene.
I love you so much. Madamdamin itong Saad. Tagos yun sa puso ni Irene kaya napaiyak siya. Sukat sa narinig ay wala na siyang sinayang na sandali. Kahit alam niya nakatingin sa kanilang ama, ay tinakbo niya ang pagitan nila ni David at siya na mismo ang humalik sa lalaki. Sobrang higpit din ang pagkakayakap nilang dalawa na tila ayaw bumitiw sa isa't isa. Mahal din kita, David. Mahal na mahal din kita. Ang buong akala ni Irene ay muli siyang hahalikan ni David. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa harap niya. Nanginig bigla ang tuhod ni Irene habang nakatingin sa lalaking mahal niya na nakaluhod ngayon sa sahig at may hawak na kumikinang na diamond ring. Irene, alam kong sobrang bilis ng lahat ng to. Pero gusto kong sabihin sa iyo na handa akong ibigay sa iyo ang buhay ko. Na handa akong bumuo ng pamilya kasama ka, Irene. Will you spend your whole life with me and marry me? Nang mga sandaling yun, ay walang kasingsaya ang puso ni Irene. Mahal na mahal niya si David kaya walang rason para hindi niya tanggapin ang alok nitong kasal. Ngayon pa lang, ay nakikita na niyang isang masaya at magandang pamilya ang maibibigay nila para sa isa't isa. Naniniwala talaga siyang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano kahaba ang pinagsamahan niyo. Basta masasabi mo na lang na siya ang taong nakalaan para sa'yo. Yes, David. I will marry you. Malakas niyang sabi sa lalaki. Agad siyang niyakap ni David at isinuot sa kanyang daliri ang mamahaling singsing na inialay nito sa kanya. Hindi man ganun kahaba ang kanilang pag-iibigan bilang magnobyo at magnobya, ay mahaba naman ang buhay na tatahakin nila na magkasama bilang mag-asawa. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Taming the Brat, written by Miss Aris.